Nandito kami sa stage na pag magre-repair kami ngayon ng aming dalawang set na hanging cabinet. Dahil hindi namin na-anticipate nagbago yung sukat, nagka-diferensya. So lumaki, kailangan i-resize. Luckily, at mahaba yung aming nagawa. So kailangan namin na i-repair. So mas better pag ganitong sitwasyon, pag lalo malayo. Kasi andito kami sa Impanta, Quezon. Galing kami sa publication namin sa Kainta, Rizal. So ang layo. So province to province. So may dala talaga kami panigurong cutter. Ito metal saw. So lahat ng anticipate nyo pwedeng mangyari. Gaya nito, namali yung sukat. So humaba. So na-repair namin. So yan, from mahaba, yan, itong re-repair na namin. Yan. So ting, siya pa rin yung cutter. Yan. So kinating na lahat. So video. So everybody busy. May nagtatanggal. Mayroon sinan. Mayroon linilinis yung ating punta natin dito. So kanya-kanyang tuka. Dahil ito si Trix. Medyo malagay ito kanina pa. Kahapon ay kagabi. So pampalis ng ating hangover. Mag-repair. So medyo hassle lang kasi madikit talaga yung aming sealant. Pero kailangan namin ayusin. Gaya nito, ito dati buo na yan. Pero kailangan namin tanggalin. So kailangan putulin. Luckily kasi mayroon kami na. So parang back to, hindi naman sure, almost mga 50% kaya namin galawin para ma, meron. Gaya nito, maliit na lang. Yan o. Maliit na lang siya. So may natuka na rin yan si Ronel. Yung bracket kasi, tad-tad ang bracket ay kailangan tanggalin uli. So ito si Trix ay inaalis yung bracket, yung angle bracket. So yan, ito. O, pag natanggal yan, lilinisin. Pero almost ando na kami sa pagtanggal. Yung isa naman, dito. Ay, ito tingko na. Dana. O itong isa tapos na, nalinis na. So may isa pa kami nga ayusin. So yung pangkwa pala yung, sabagay sa pintuan, dalawa lang, ano, i-resize. Tapos na rin. Ayan na pala. So, almost isa na lang yung kuha na namin. Gagawin. Pag nasilan dyan, ilalagay na namin dun sa kuha. Ay, kahit hindi na siguro yung kuha niyan. Ayan yung ating pinakantas ngayong umaga. Repair. So mga veterans yan mag-repair kasi meron kaming client na rin i-repair. Kaso service naman yun. Nag-ayos kami nung nga. So kung gusto nyo pala magpaayos ng mga door and window, mga automatic door, swing door, frameless, may frame. So please call RA Glass. At nagkikita po kaming servicing. Basta may kinalaman sa glass in aluminum. So pwede niyong pwede kayong tumawag sa amin na 0998-541-3688. Ulitin natin, 0998-541-3688. Same time, meron tayong Globe 0977-803-0412 or 0977. Ano yun? Ulit? Kalimutan. Yung Globe natin, 0977-803-0412. Yan, 0977-803-0977-803-14. 0977-803. Ano yun, Vincent? Yung group natin? 0977-803-0412. Or pwede kayong tumawag sa Arigras Landline, 8556-9361. So pwede nyo kami makontakt yung ganito. Kung gusto nyo magpagawa din ng hanging cabinet, pwede naman nating usapan yan, yung price. So, pero paalala lang natin, so be careful kasi sana nakabalik na kami kahapon.
Pero dahil sa nabalik kami sukat, so hindi naman sinasadya, pero nangyari. So ito yung ginawa namin, mag-repair pa. So magko-consume siguro kami nga 3 hours. 2 to 3 hours para magawa namin yung dalawang cabinet. So mamaya pa sana kuha na natin. Check natin ano yung ipakita rin natin yung nung na-repair na. So go. Mini fabrication namin. Ito yung cutter namin dala. So every magkabit kami ng malayo, palagi namin dala yan in case may kakatingin. So ito yung naging fabrication namin. Yan si Ryan. Yan. Yan si Ryan, taga-cutting nung kuha namin ng cladding. Kanya-kanya. Tapos si Ting naman. Ting! Hi ka naman. Ito naman yung in-charge sa pag-resize. Siya bahala sa sukat. Yan. Alam mo kasi, kunting trivia lang katropa, itong cabinet namin, eksakto talaga yung sinukat namin. Dumaan kami sa impanta, marilaki. Malamig pala doon. Same time, na hanginan, humaba. Kaya ngayon, nag-repair kami. Yan, yun ang konting trivia katropa. Yan si Ronel, yan naman yung isa sa task, taga-alis ng bracket. Same time, tinatanggal yung mga excess na sealant. Yan. Si Raymond naman, Mon. Yan yung taga-tindahan namin. Tingin ka naman, Mon. Yan. Sabi mo, shout out sa aking shoot heart. Ito naman yung, iyan naman, siya naman in charge doon sa mga naputol na nakating na kailangan niyang i-trim, sukat, para ma-repair namin. Ayan. Ito si Trick, isa rin. Task din ito, linisin. Tingin mo. Yan, ang consequent. Talagang, Trick, shout out naman sa shoot heart mo. Yeah. Yan, tingin mo yan. So yan, yung bracket na yan, tatanggalin pa yan. So, yung kwang kasi ginagamit namin dito ay isang sealant, glass sealant. Asan yung sealant tayo? Pakita natin. Yan. So, yan yung dalawa. Si, kwa naman, si Mr. Si Mr. Lambi. Lambanog. Siya naman yung magpupunta doon. Kakabit na nga. Hi ka naman rin. Hi sa sweetheart mo. Hi. Siya yan. Sa minamal ko dyan. Yan. Siya yun. Yan ang tawag namin ngayon. Impanta Mr. Lambi. Yan. Hi Lambi. Yan. Ayun naman si Ryan. Ito naman yung natuka para ma-complete namin yung repair. Ay maglalagay naman siya ng mga na-resize na ng cladding. Yan. So meron pa na kami dito itong kasamahan sa shout out naman dyan. Siya yung workers, isa sa workers dito. Ayan. Jack of all trades, welder, plumber, mason, lahat na. Siya yung may akla dito. Yan. Oh. Ayan. So ito almost done ha, tapos na. Na-resize na rin yung door. Mamaya mapakita natin yung eksaktong position. So ito pa lang itong ating cabinet, yung pinakang main framing namin dito. Makita niyo to pa yan. Ito. Ayun. Ito. Ayun yung 1 by 1 tubular. Same time yung napatungan nito, itong cladding. Meron yung bracket paikot. Linagay namin dyan half by 160 na angle bar. Tapos din tunong-tung. So, every framing na yan, nakita mo sa hig na yan, meron yan nakalagay na angle bar na 1 by 1 para doon ipatong yung cladding. Itong cladding natin ay 3mm glossy white. Yan. So, bali ang kayaan ko natin dito. Tapos ang bracket namin, ganito. Yan. So, yung bracket namin ay half 1 by 1/8 na angle bar. Kinakating yung base doon sa ating
ating size para makapasok yung sa loob ng kwan ng bracket. So tingnan natin ano. So yan yung forma. So yung pinakampintuan pala natin, ayun, dun sa yung sa taas niya. Turo mo nga yan yung, pakita mo nga yung pintuan yan. Please? Yeah. Yes? Yan, yan. So yan yung pintuan, yan yung, ang size naman yan ay, yan. Ito. Itong 2x21 section yan. 2x21. And then yan, sa loob niya may bracket, corner bracket ng plastic. Yan. So pinakita natin doon sa fabrication. So kung hindi nyo pa napanood, yun lang niya nakikita yung ating vlog. Meron dyan ang gilba. So ito, powder coated white na hinges, 1x3 kategory niya. Yan. So makita nyo katupa, ulitin natin kung hindi nyo lang napanood. Yung angle, yung kuwan natin, huwag nyo kalimutan alisan itong pinakang kuwan niya, pinakang ano yan, yung pinakang labi niya. Ito, yung edge. English natin para social edge. Yan. Kinakaltas yan para itong pinakang sentro ng hinges ay naka-touch dito sa pinakang slot na ito. Yung cut surface niya. Para pag sarado, walang sagabal. Naka-pop-flat niya. Yun. So ito, cladding pa rin yan. Pero ang mounting namin yan ay minote namin yan ng rivets na 4-6. Yan. So pero yung mga dito na mga tropa, naka-bracket yan dyan. Sa loob may mga bracket yan yan. Bracket yan yan. So makita natin yung bracket. Ganito. Yan. Mon, pakita mo tabi, Mon. Ito yung mga bracket. Pinakita na rin natin ito doon sa ating fabrication. Pero kung ngayon lang tayo nakakabukas sa stoba para ma-review natin. Yan. Ito yung bracket. Ang kuha na 1x1x1/8. Yung kapal niya 1/8. So, mahaba kasi yan. Mga 21 feet yan. So, every, kung ano size, kinakating na lang. Ito yung sinasabi natin bracket. Yan. Na tinuto. It, dito, nakita niyo yung kuha na yan. Itong angle bar na yan. Half by 116. Yun, dito yan. Nakapatong to. Huwag makita mo. Pag nakalagay na kasi ito, hindi mo ito makikita. Yan. Ano? Pantay dito sa tubular. Almost, kuha niyan. Naka in place siya. Yun. So, ito naman yung si in charge sa overall. Siya yung nagsilad. Yan. So ito na-repair na to, Teng. Eriko. Ayun. Ayun. So sila. Ito na yung pangalawa. Ha? Pangalawang pinto. Oh, yung pangalawang cabinet. Tama. Ah, yung isa pa lang 'yan. 'Yun. Ah, yung binaliktad na. So nakabaliktad na kasi ganyan na. So 'yun. 'Yun muna yung ating kwan. Tayo magka-tropa at chat natin ulit pag-install doon. 'Yan. Iyan yung mga gaganapan dito katropa. Kanya-kanyang kanya-kanyang pisto. Hopefully bago magtanghali, matapos na mapinis namin 'to. So kasi magta-travel pa ulit kami pabalik ng fabrication ng 4 hours. Almost 4 hours ano? Gayahin natin. Mga 4 hours. Yung 4 hours naman kasi medyo easy-easy lang. Yan. Chatan natin mamaya pag install naman ano. So ito yung pinakang finished product namin. Kung sana magka-partner yung dalawa, si Trix at saka si
Ryan, yan! Pakatubos ah! Bukol! Lae! So, medyo may conversation pa yung dalawa. Kasi, so ito, ang design namin dito, yung dalawa, medyo maiksi lang yung pintuan. Resize. Yung kabila naman, malaki. So mayroon ng kwan yan. So ito yung resize namin, yung dalawang yan. Ito. Oh, ba't may kwan pa rito? May maitog. Ayan. So mapansin nyo kasi katropa rito, wala siyang shelves sa gitna. So ang intended po kasi nito, para pag may ilagay ka rito, ayan, kung may mataas, kunyari galon or something na higher than dito sa dalawang shelves nito, dito ilalagay para magkumasya. Doon naman kasi baso, plato, dito siguro mga kasarula. Yung galon, pwede rito. So ito yung number 3, unit number 3. So dito kasi sa kababa, ito napansin nyo, wala nang cup. May buray pa. So after namin ma-assemble at ma-resize itong isang size ng cabinet, so kailangan namin i-mount. Kung mapansin nyo katropa, yung mounting namin nasa loob at naka-intact dun sa tubular. Yan, tingnan natin. Yan yung mga motor, yung mga butas na yan. So yan, nakakapit pa rin yan sa clad. Ito kasi metal pa rin nakapitan ito. Yan, yan. Yan, nakikita nyo yan. Mga paring yan. So, kailangan namin hanapin yung paring para doon kami magkabit. Kaya may specific na may specific siyang lugar or ano yan, na sukat or tawag yan. So, paki yan. Naka-level pala. Tingnan, tutukan nga natin yung level mo. So, kailangan natin i-level. Yan. Angat mo dyan yan. Angat mo dyan yan. Angat dyan. Angat, angat dyan. Angat. Angat mo dyan. So, yan, nakita nyo mga butas pa lang yan. Yeah, dikit pa. Yung baga. After na malibel yan, ito kasi nakikita nyo mga ilalim, may mga butas. Yan. Hindi pa yan na-screw. So ginamit pala namin dito black screw na self-tamping. So wag na wag kalimutan na hindi vertical sa horizontal yung ating okay na. Takon mo kuman na siyang gulong. Okay lang kung ang mas
medyo nasukatan niya yung pinakamaliit. Kung masukatan niya yung pinakamaliit, pagpasok niya, medyo kaya. So, mas better. Move, labas. Dito ka papasukan. So, minsan, mas maganda may clearance pa rin kaya para yung 116. Yung sa kalambuhan. Pero kung kasi, hindi talaga napapasukan. So, I mean, may dito rin siya dyan. Yan. Dito o dyan? Tutok lang ako, boy. Tutok lang ko lang. Yan. Luyan mo lang lang. Malatong ba ako? So, kailangan hanapin yung threading. Ganang dito yung sparing. Kasi doon tayo mo lang. Mayroon talagang look, may panang may meron lang siya at nasa ay pamilyohan. Kung hindi, bapat yung ating pag-ibig. Before, ako ba? Before, ano? Before imamount mo yung black box, self-tapping. Kailan mo lang putasan, mas better. Para mas hindi hirap yung Dito pala yung self-tapping. Yung self-tapping natin. Saan yan? Ito. Pakita natin. Yan. Sabihin, parang yung dulo. Yan, yung dulo niyan. Yan. Yung dulo ay parang may barina na siya. So, pag tinutok mo ito dun sa metal stud, ito na yung magbabari, magbubutas. Yan. Tukan natin si Ryan. Isay mo nga dyan ya. Para makita natin yung pag-sco. Kaya, kabila na pala. Isay dito yung Sarada naman yung tisyon mo. Tatabas ngayon, Salming! Maligihay pa. Sinuha pala yan. Okay, Salming? Sige na lang. So, magandang magandang araw again. Ito na yung pinakang finished product namin. Ito na yung last portion ng aming fabricate. Ito na yung naikabit na namin. Ito na yung pinakang finished product. So, kung nakikita nyo, mayroon sa taas. Yan, kung tawagin namin yan ay hanging cabinet. Doon naman sa baba, ito yung pinakang lower cabinet, yung sa lababo. So, subukan natin simulan i-function test itong sa baba, sa lower cabinet. So, paki-open nga please. Yan, so, yan o, maraming malalagyan. So, kung ilalagay ko dyan mga kaldero or kawali or something na anuman, hindi makikita kasi pag sinara mo, yan. Medyo may yan. So, then doon sa taas naman yung upper cabinet natin, kung makita nyo, yung sa baba kasi niyan wala na siyang cover kasi lagayan lang niya ng mga suka, tuyo, paminda, bawang, sibuyas. Yung nakita nyo, naglagay kami sample. Pakikuha nyo, owner. Yan. So, yan, mga lagayan niya dyan. Yun. So, kung ano man basta kumasya dyan, kadalasan yung mga panimpla sa kusina. Ano? Then, sa taas, meron kami dalawang side dyan. Yung isa kasi, nakalagay namin shelves. Yung kabila naman buo. So, dito muna tayo sa may shelves. Dito, ner? Paki-open naman. Yan. So, yan kasi, linagyan namin shelves. Parang yung pinakang kabuhan, hinati namin sa dalawa. So, kasi, para kung may lalagay kang mga kaya ng plato or something baso, so pwedeng maikuan mo, mai-separate mo. So hindi nagkapatong-patong din. Paki-close nga na. Then doon sa kabila, ayan. Sa kabila naman, ayan na. Ayan. Kabila, linagay namin yung buo. Ayun. Makita niyo buo kasi
Yan naman, ang purpose namin yan, kung may mataas kang ilalagay, ganyan, thermos, or something kalderong malaki, o mga, minsan, stock mong malalaking galon, pwedeng ilagay dyan na may hindi kakasya dun sa kabila. So, kaya buo yan, yun ang design namin. So, ang ginamit pala namin dyan, pure aluminum, yung cover namin, saka shelves namin ay cladding. Yan ang pinakamaterial. Pero makita mo, hindi wala kaming handle dyan kasi yan, doon lang, sample manner. Sa kabila kasi may groove, yan, pakisarang aner. Yun. So makita mo, para plain lang, yan. Yan o, may groove yan dyan, dyan yung one. Yun. So, yan, may groove na siya. Yan. So, yan nga ito pa. Ayan yung, ito na yung pinakang finished product ng pinakita natin. Kung nakita nyo doon yung may mga short time nito na 1, 2 hanggang 5 kung paano ginawa. Ito naman yung last part natin, part 6 or 7. Yan ang kabuhan. So, kung may mga requirement kayo katropa, kung may mga requirement kayo katropa regarding sa ganitong cabinet, paki-message na lang si Papa B or RA Glass, Facebook page namin, para may bigyan ka namin ng price. So, yan. Ito, ang pinakang maganda kasi nito, hindi na ito makakalawang kasi aluminum. So, kahit mabasa, talagang for life. Ito, cladding, kahit mabasa yan, wala talaga. Kasi ito yung dinalagay sa mga pasad, yung mga sa labas, mga lobby, ito yung dinalagay. Aluminum din yan. So, aluminum. So, pre maintenance na. Oh, yan muna katropa. Salamat at sinubaybay mo at ang aming vlog mula 1 2 3 4 5 and 6 hanggang sa matapos. Thank you. So yung mga bago lang sa akin channel na hindi pa nakapag ngayon lang nagawi, huwag niyo naman kalimutan mag-like, share or subscribe sa ating YouTube channel. And then kung hindi niyo pa na hit yung ating bell button, paki press naman itong ating bell button para sa mga susunod nating vlog. Kung may gagawin pang vlog si Papa B, isa kayo sa manonotify kaagad or unang manonotify. So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Nair, dito ka. Dito ka. Yan. Ito yung isa to sa actor. Yan. Bye-bye. Yan. Thank you. Ito sa isa naggawa. Maraming salamat. Bye-bye. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,